Bakit kailangan nating magpatawad? Yan ang pag-uusapan natin sa video nito. Isa ang pagpapatawad sa pinakamabigat at mahirap na gawin sa lahat ng utos sa atin ng Diyos. Ngunit bakit nga ba kailangan nating gawin ito? Ano ang makukuha natin kapag tayo ay maging mapagpatawad sa mga nakasakit sa atin? Unang-una sa lahat, hindi ka perpekto. Maging ako man ay hindi rin. Dahil wala naman talagang perpektong tao sa mundo. Lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo, paminsan-minsan, ay may nagagawang nakakasakit sa ating mga kapatid, kaibigan, magulang, mga taong di kilala. Pero di sinasadyang mahusgahan kaagad. Normal lang masaktan o magalit tayo kapag may nanakit sa atin. Sino ba namang hindi, di ba? Pero ang tanong, hanggang kailan natin dadalhin ang galit na ito sa ating mga puso? Hindi ito makakabuti sa kalusugan kapag ikaw ay nagkimkim ng galit ng matagal sa iyong kapwa. Pangalawa, mabigat sa puso ang di magpatawad. Gusto mo bang masaya ang taong kinaiinisan mo, pero ikaw ay nagdudusa at di makatulog sa gabi dahil sa inis na nararamdaman mo? Samantalang sila ay mapayapang nakakatulog dahil walang iniisip na masikip sa dibdib. Siyempre, hindi naman maganda yun, di ba? Oo nga't nasaktan ka. Bigyan mo ng oras ang sarili mo na maghilo muna ang sugat. Pero huwag nawa ito umabot sa puntong habang buhay mo nang hindi mapapatawad ang nakasakit sa'yo. Paano ka hihingi ng kapatawaran sa mga nasaktan mo kung ikaw mismo di mo naman ito kayang ibigay? Huwag ganon. Guard your heart and take care of your heart, for it is God's. At ang pangatlo at ang huling dahilan, kailangan nating magpatawad dahil ito ang utos ng Diyos. Mahalin mo ang iyong kaaway. Siguro ito nang pinakamahirap gawin, pero sino ba tayo para di magpatawad, di ba? Kung ang Diyos nga nagpapatawad sa dami ng mga kasalanan natin araw-araw, eh bakit hindi natin kayang gawin sa kapwa natin? Isa pa, kapag nagawa mong patawarin ang taong nakasakit sa'yo, pinapalaya mo ang iyong sarili sa sakit na naidulot nito sa puso mo. Ugaliin ang maging mapagpatawad. Hindi man para sa satisfaction ng mga taong nanakit sa atin, kundi para na rin sa mga sarili nating kalayaan ng puso at katahimikan ng ating konsensya. A person who knows how to forgive will have the peace of mind and heart. Ngayon, kapag nagawa mo na ito at alam mo sa puso mo na nakapagpapatawad ka na ng buo pero hindi ka pa rin masaya dahil di ka pa rin kinakausap, huwag kang mainit, huwag ka na rin magalit at huwag mong ipilit na patawarin ka rin kaagad kung sino man ang iyong nakaalitan. Bagkos ay mabuting ipagdasal mo na lang na mahanap na rin niya ang kapayapaan sa puso niya at ang kapatawaran upang makipagkasundo na muli. I tell you, mas masarap sa pakiramdam ang nagpapatawad at nagmamahal kaysa nagtatanim ng galit sa kapwa. Daanin mo lang sa dasal yan. Nakapagpatawad ka na, nakatulong ka pa. Dahil walang imposible sa Panginoon.